Daisy. So, today's video guys ay update ko sa inyo ang aming kaganapan dito sa aming bahay, di ba? Kung napansin nyo po, eh meron po akong last video about sa updating ng bahay namin dito, yung plan namin sa pag kung paano namin aayos yung bahay namin para dito sa nalalapit na pagtira namin dito ng hindi ko sure kung whole 2 years o 3 years gawa nga nang nire-renovate ang bahay namin sa Istanbul. So yung last video ko po sa inyo yung about sa kung ano-anong mga gamit yung kailangan naming ipamigay or itapon at kung ano-ano yung mga plan namin dalhin dito. So, sa mga di ba po nakapanood ng video na yun ay ilalagay ko po ang link sa taas para po makita nyo po yung video na yun. So, ngayon guys, ang plan po namin, actually, ang asawa ko po 2 weeks ago na pag-decide niya na po na He decided na ipapaayos niya na po yung terrace namin. So, nahirapan lang siya kung ano ang gagawin. It's either papalagyan niya ng tiles or sisementohan lang kasi nga po hindi na po siya nagpantay. Gawa na parang nagkaroon ng ewan ko kung anong nangyari doon. Bakit hindi nagpantay na yung parang sahig ng aming terrace. So, isa pa pong concern doon is, kung titira kami dito ng winter, ang taas po namin, ang second floor namin, is napakalamig po. So, ngayon, he planned na maglagay ng isolation, ba tawag doon? Insulation. Yung parang mag-absorb ng sobrang init or lamig. So, yun yung po yung ipapalagay niya. Parang po siyang isang klase ng parang foam, mabula, parang mabula, ganun klase na kapag ano, eh, tumitigas siya. Tapos siya yung mag-absorb yung sobrang init at lamig yun. So, yun yung plan. So, ngayon, nandoon na sa taas yung gagawa. So, ipapakita ko sa inyo. Guys, ha, hindi ko maipapakita yung buong scene ng paglalagay nila. Pero, bibigyan ko po kayo ng ibang mga highlights video kung paano po nila on niya. Kasi hindi ko sure kung ilang tao yung magtatrabaho. Kung paano po nila gagawin yung terrace namin. So, halika na, tadaling ko na kayo sa taas at papakita ko na po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa nila doon. So, let's go! Pinatanggal na nila yung ano. Ah, ito! Hasan Usta. Ah, okay guys, ito si Hasan Usta. Siya yung aming punong abala. How are you? Siya yung punong abala ng gagawa nitong ano namin. He is yung assistant. Yes. Tapos guys, ito yung isolation. Ashkam isolation, ito 'di ba? Isolation. Yazıyor bak, ispan. Oh, yun. Ah, ayun nga thermal insulation. Ay nakasulat 'to. Oh, 'di ba? So, ito yung ilalagay. Ayan ang ilalagay natin. Sirain ko na, kaganoon din naman yan. So, ayan. So, ilalatag siya dito sa kabuuan nito. Hasan usta catch gyun? Bo? Biti yours? Oh, 3 days one, daw. 3 days. 3 days. Oh, yun. 3 days daw bago matapon. So, ngayon, tinatanggal muna nila ito. Itong daanan ng aming ano, yung parang soba o yung winter chimney namin. Tapos ewan ko kung saan ililipat yan. O, diba? Thank you.
may lambat. Bu, ne demek bu? File. Ne için? File bak. Sıvayı tutsun diye. O ne demek? Sıvayı tutsun diye baba. Bu balık için değil mi? Balık için mi? Abi karades için bu. Para siyang lambat. Sabi ko, di ba, para sa isda to. Pero ano siya? Iba yung texture niya, guys. Hindi siya kasing lambot ng lambat. So, ayan. Lalagyan na ng lambat. Pero hindi siya literally na lambat, guys, ha? Kasi iba talaga siya. Mukha lang talaga siyang lambat. Guys, tignan nyo, guys, no, kung gaano kainit ngayon, tignan nyo. Ang bilis na tuyo ng semento. Pero wala pa kami sa kalahati, ah. Wala pa kami sa kalahati. Piling nagtatrabaho din ako. Wala pa yan sa kalahati, ah. Ganun na siya natuyo agad. So, tagang napakainit ng weather. Woo! So, ayan guys, nakikita nyo, naayos na, nalagay na yung ano, thermal insulation, ano ba yan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin memorize. Pero, hindi pa siya tapos, syempre, kinapos pa siya. So, tomorrow, pabalik ulit sila para ipagpatuloy, tapos, di ko lang sure kung idediretso na nilang semento. Eto. Sesementuhan nila yan. Tapos, afternoon, maybe next week, baka pinturahan naman namin. So, ayan. So, abangan uli natin bukas ang kanilang continuation. One eternity later. Good morning, everyone. Today is second day natin para doon sa pag-aayos nila ng aming terrace. And a while ago, guys, alam niyo ba, medyo nag-worried ako kasi nung pag-gising ko kanina, ang kulimlim, nakala mo uulan. Pero thanks God, kasi ayan, nakita niyo, umaaraw na siya, no? Nagiging natural light ko na siya. And 3 days, magiging, tawag nito, malamig ang weather namin. So, basta okay lang siyang makulimlim, basta wag lang talaga siyang uulan para talagang matapos natin itong ating ano, ating terrace, no? So, tignan na natin kung ano yung update sa ginagawa nila doon sa ating ano terrace. So, let's go, guys. So, ayan, guys, ito ang ginagawa nila ngayon para nilang pinipinturahan, pero hindi siya basta-basta pintura lang, ah. What is that for, Ashkitosh? Naichin bu? For water. Ah, para maging water resistant daw o waterproof. Ayan. May ganun pa pala 'yon. Is that for? It's for the roof. You just explain it to them. What is the purpose of the This is cement. Uh-huh. You put it on the roof ground. Uh-huh. And then they put on water and some, you know, composite. Uh-huh. And it will become, you know, very hard. Yeah. Then the sunlight will, you know, sunlight will not pass through the roof. Like a heat resistant. We will be cool in the summer and we will be warm in the winter. Mm, it's like a heat resistant. Exactly. Okay. How about for winter? It have a purpose? Yes. It keeps you warm. Oh, okay. That's or if nice. If you heat inside, it keeps you warm. Ah, okay. It's thermal resistant. Yeah. Exactly. Ah, okay. Exactly. That's nice. So, di ba, Medeiros? Okay. This one, guys, ito yung sinasabi kanina nung anak ng asawa ko kung para saan. Yung parang pang ano, thermal resistant nga. Yung pang waterproof. Ayan. Ito yun siya. Ang itsura niya, guys. Tignan niyo. Ganyan yung itsura niya.
hindi pala guys madali yung basa, maglagay ka lang ng pang ano, no? Pang yung maglagay ng pang ano, pang laban sa init at lamig para sa bahay, kasi talaga naman ang daming patong-patong na ewan. After this one guys, ilagay itong parang semento na thermal resistant din siya. Hindi pa tayo tapos. Although mukhang okay na siya, pero hindi pa. Kasi lalagyan pa natin siya ng isang pasada nitong pintura. Itong puti na nakikita nyo na thermal resistant din siya. Or ano, ganun. Pang waterproof pala. Hindi pala thermal resistant. Pang waterproof. And then that's it. Yun, ata. Basta after nito, ang alam ko, isang patong pa na gagawin natin ito. Ng water resistant na pintura. And then, after that, ash ito, after we put the ano, again, the white one, and then after that, finish. After that, dry. Okay. So, ayan guys, tignan nyo naman, diba, ang ganda na ng aming terrace. Ayan. Diba? Yan na yung finished product ng kanilang tawag nito, paglalagay ng thermal insulation dito sa aming terrace. And one more thing guys, thankful din ako kasi nakaabot kami on time sa weather forecast, kasi this coming week, itong darating na next week, darating na tapos next week pa, diba? Ay magiging maulan at makulimlim ang weather, o magiging moisture ang weather namin. So bababa na ng mga 8 degree ang weather namin dito sa island. So, luckily, at nagawa na namin siya this week. So, hopefully, talagang prepared na kami para sa darating na winter. So, maraming salamat guys sa pagsama sa akin sa araw nito. Kung gusto niyo po ang aking video, don't forget to like and share. At kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang aking notification bell para na-update ko po kayo every time na gumagawa po ang bagong video. So, see you again next time guys. Bye!